Pag-uusapan, tiringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipapatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWDD Katropa Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Alas 6, medyo na ho ating oras. Welcome po dito sa ating palatuntunan, Pulso at Balita. Nakaw, pasensya na ho kayo ha. Medyo naantala itong ating noong pag-sasimple-pawid na ating broadcast. Una po na, bagsak ho kasi yung internet namin doon sa kabilang himpilan, ano, doon ho sa Armed Forces of the Philippines Virtual Radio and Television. Kaya ho kami sumasimple-pawid dito live mula rito sa DWDD, ano, ang inyong Armed Forces Radio sa aming studio. Ito ang aming Studio 1. And at the same time, nako, medyo na-late din ho tayo talaga. O, sa totoo lang, ha, sa tindi ho ng daloy ng trapiko, ngayon ng umaga, nako, ano ba nangyari? Ha? Umagang-umaga ho talaga naman, kahit saan ka sumuot, abay, birin, nakarating po ako din sa kuna. Nakarating pa ako din sa may Major Dison, ano, dito sa may Marikina. Galing ako ng, ano, galing ako dyan sa may party ng Tikling. Aba, eh, kaikot-kaikot at kahanap ng madaraanan para kahit tupan eh, makaabot tayo dito sa ating broadcast ng on time. Pero wala rin ho tayong, hindi rin tayo pinalad, ano? Dahil ano, sa tindi ng daloy ng trapiko, naku, hindi mo malaman kung ano nangyari. Pulso at Balita. Maring dulo to ito ng malakas na pagulan kagabi. Sapagkat kagabi talagang bumagsak ang pagkalakas-lakas na buhos na ulan, biglaan, ano? And hanggang ngayon, no, masama ang panahon. Aba, doon ho sa may Singer, diyan sa may Ortega, sabi niya, extension sa may Singer sa Taytay, Rizal. Doon pa lang ho, mabigat na ho ang daloy ng traffic doon sa bandang amin, ano? Pagkaliwa ko, shortcut ako dyan sa may Tropical, ha? Papunta sana doon sa may Looban ng Taytay. Aba, meron hong baha. Paglagpas mo na Sina College, meron doon. Siguro yung mga, ilan yun, mga 20 meters siguro yon kung i-estimate mo. Aba, parang dagat, ha? Pulso at Balita. Kaya, antimano, balik tayo doon sa dating daan. Ayun na, talagang wala ka na hong masulingan. Tsatsagayin mo na yung daloy ng traffic, ha? Paglagpas mo ng Brookside, talagang tukod na yung traffic. Imagine nyo ninyo na halos isang oras ka na nakatambay doon. Pulso at Balita. Wala akong pasok ang Taytay Rizal ngayon at saka itong Kainta Rizal. Kaya Marikina ho, talagang matagal na akong walang pasok dyan sa Marikina. Epekto pa yan ng habagat, ano? Ngayon, no, dahil lang siguro sa malakas na pagbuso ng ulan kagabi at ngayon, no, masama pa rin panahon, dulot pa rin ito ng habagat. Suspendido ang klase all levels dyan, no, sa Taytay Rizal at saka sa Kainta Rizal. Yung mga motorista, nako, mag-iingat to kayo sa pagmamaneho, ano? Tsagain nyo na yung traffic. Huwag na akong mainit ang ulo at kumbaga, kung maiwasan nyo muna yung mga daanan papunta dyan sa ano, doon ho sa may paglagpas nga ho ng Brookside, anong gate pa yun? Gate 2 yata ng Brookside dyan. Ayun na, ha? Makaka-bante ka lang ng konti, tutukuran ka na ng traffic. Bago nga ho dyan dumating, doon pa lang sa may kuhan, paglagpas mo dyan sa may Baltao, traffic na yun, ha? Bago ka makalagpas dyan sa may parte ng Valley Golf, po. Umaga ho yan, ano ba? At bakit tayo pinaparusahan ng ganito? Pulso at Balita.
Magandang umaga po muna kay Ma'am Asuncion Texon Palagian. Ano? Sorry yung Mama. Mukhang napag-antay ko kayo ng matagal ngayon. Ano? Angel Cruz, kasama naman natin nakatutok ngayon dito sa ating programa. Dito tayo ngayon, Angel, sa ano, baka bigla kang pumunta sa virtual. Good morning, Sir Nick. Ang Bantog Class 19 and Bantog Class 1977-78 batch, ano? Yun ang pagbati ni Ma'am Asuncion Texon. O, teka muna. Wala naman na tayong magagawa kundi ituloy ang ating show ngayon ng umaga. Kailangan na natin, kumbaga, the show must go on. At tayo'y magbalita na dito sa ating palatuntunan ng pulso at balita. Dito pa rin mo yan. Exclusive lamang ninyo napapakinggan ito sa ating Armed Forces Radio ang DWDD. Sige, balita na ho tayo. Atrasado ho ang sinasabing o arestado ang sinasabing umano'y miyembro ng ABCF Grupo ASG sa Karkar, Cebu kahapon. Aba, bakit napunta na ito ng Cebu, ha? Malayo na narating nitong miyembro ng ABCF na ito. Sa ulat ng Cebu Provincial Police Office o CPPO, kasalukoy nung nakakulong si Pelonio Oger Roma. 68 taong gulang matapos arestuhin sa inuupahan itong bahay sa barangay Okanya sa Karkar City. Paliwanag naman ni Police Officer 2 Alan Villasordan, Officer on case ng Karkar City Police Station, dinakip si Roma sa bisa ng isang search warrant na ipinalabas ni Judge Gilbert Moises ng Regional Trial Court o RTC Branch 18 ng Cebu City. Nasamsam kay Roma ang isang caliber 45 pistol at isang granada. Kaugnay nito, sinisilipan ng mga otoridad ang ulat na plano ng naturang bandidong grupo na magsagawa ng pag-atake sa Cebu sa tulong na rin ng pakikipag-alyansa o mano sa grupong Islamic State of Iraq and Syria. Pulso at balita. Samantala ho, sa iba pa nating mga balita, nilagdaan na ang kasunduan sa peaceful settlement sa ilalim ng tradisyong Islam noong 13 na Agosto sa barangay Misconding, Cotabato City. Ito ay kaugnay ng madugong nabanaan sa teritoryo o rido sa pagitan noon ng dalawang pamilyang Islam na pinamumunuan ni Nakindao si Mama at Bong Abdul. Pinangunan ni Lieutenant Colonel Harold Cabunok ang pinuno ng 33rd Infantry Battalion ng negosasyon sa pagitan ng pamilyang si Mama o pamilyang si Mama at nitong si Abdul. Tumulong din upang malagdaan na ang negosasyon na natatapos sa labanan sa Rido diyan sa Maguindanao Assemblyman o si Maguindanao Assemblyman Kadape Mangudadato. Samantala naman, winakasan na ho ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang peace talks sa mga rebeldeng komunista. Ayon sa Pangulong Duterte, hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga rebeldeng pumapatay ng mga sundalo at sibilyan. Kaugnay nito, dinaklara ni Pangulong Duterte na magpapatuloy ang gobyerno sa pakikipaglaban sa mga teroristang rebelde. Pulso at balita. Alas 6:37 ang ating oras, nagdeklara naman ng pangayaw o tribal war laban sa New People's Army si tribal leader Datu Lumansad Sibogon. Matapos umabot sa 6 na miyembro ng indigenous people ang pinaslang ng mga New People's Army sa loob ng Eastern Mindanao Command o sa area o nitong nakalipas na linggo, pinatayo ang mga naturang indigenous people dahil itinatanggi nila na sila ho ay sumusuporta sa kilusang komunista at pinagdududa na sila ho ay pawang mga ahente ng gobyerno. Yun ang mga napatay na New People's Army ay dyan ho sa bagay ng Eastern Mindanao Command. Sa o area, no, sa kaugnay ho na balita, kinumpirma naman ni Tribal Chieftain Eusebio Maniano ng barangay Hinapuyan Carmen Surigao del Sur, dating biyag ng New People's Army na pinalaya kapalit ang pagkain. Ang paigo ng mga nagbalik loob na rebelde na nakakaranas daw o nakaranas sa ngayon o nakakaranas sa ngayon ng mga NPA na matinding hirap dahil ano sa kakulangan ng pagkain at pagod dala ng patuloy nilang pag-iwas sa mga tropa ng ating pamahalaan. Pulso at balita. Si Ed Silva o sa bansang Ireland, nakatutok din dito sa ating palatuntunan, pulso at balita. Happy weekend po ang kanyang bati, si Mama Asuncion Texon naman, galing ho yan sa bansa o dyan ho sa California.
Nagbigay naman ng United States ng surveillance and reconnaissance system sa Philippine Air Force na nagkakahalaga ng 807 milyong piso. Ayon sa US Embassy na nakabase sa Manila, binigay ang Special Airborne Mission Installation and Response o itong SABIR system kay Secretary of Defense Delphine Lorenzana sa Villamor Air Base dyan sa Pasay City. Aniya, papalakasin ng SABIR system ang kapasidad ng Philippine military sa domain awareness, airborne command and control, counterterrorism and humanitarian assistance at sa disaster relief. Pulso at Balita. Samantala, itinalaga bagong commander ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command si Armed Forces of the Philippines Sergeant General Brigadier General August Davila. Isinagawa ang pagpapalit o turnover upang masiguro ang dekalidad na serbisyo ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command sa mga military hospital sa buong bansa. Pinalitan ni Sergeant General si Brigadier General Augustus Davila ang dating Health Service Command Chief na si Brigadier General Edwin Leo Torre La Vega. Pulso at Balita. Alas 6:40 ang ating oras, hindi daw apektado ang imahe ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ito ng na-discovering dalawang magkasunod na insidente ng anomalya sa kanilang hanay. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Edgar Arevalo, isolated cases lamang aniya mga insidente ito at hindi makakasira sa reputasyon ng organisasyon. Hindi rin aniya ito nagre-reflect sa pagkatao ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, officers at lahat ng mga tauhan ng AFP. Paliwanag pa ni Colonel Arevalo, ang dalawang na-discovering insidente ng anomalya ay patunay na pinapahalagahan ng Armed Forces ang tiwala ng taong bayan at hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng korupsyon. Ang pagiging transparent aniya at pagpaparusa sa mga nasasangkot sa katiwalian ay inaalay nila sa mga kasama nilang nagbubuwis ng buhay para sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Matatandaan itong nakalipas na araw, sinibak sa serbisyo ng Pangulong Duterte ang ilang military officials matapos ma-discovery ang anomalya sa pagbili at pag-deliver ng mga medical equipment sa Biluna Medical Center at ang pagkakasimak din sa dating PNA Comptroller na si Lieutenant Colonel Hector Maranya. Ingilo naman sa paglustay nito ng 15 milyong pisong pondo para sana sa mga allowances ng mga kadete sa Philippine Military Academy. Pulso at Balita. Yan ang ilan sa mga pangunahing balita ngayong umaga na tinong tinututukan dito sa ating patuloy na pag-usad ng palatuntunan ng pulso at balita. Meron din isang balita, no? Alam niyo ba? Mula sa Bacolod City, ano? Isang adviser ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nagbunyag na itong mga miyembro ng New People's Army na nag-ooperate dyan, no? Sa Northern Negros ay tumatanggap daw ho ng pera mula ho sa mga drug lords dyan ho sa Visayas. Pulso at Balita. Hindi na ho malayo magkatulungan niya kasi yun naman ho mga nag-ooperate ng mga droga. Wala naman ho pinag-iba yun sa New People's Army, di ba? Winawasak din ho naman ito yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang New People's Army, ganun din naman. Winawasak din nila yung kinabukasan ng mga kabataan na kanila ho namang nire-recruit bilang mga child warriors. Kung di ba ilan na ho yung mga kabataan na sumuko, kailan lang, di ba, yung limang mga kabataan ho na from Bukidnon, nire-recruit, pinangakuan ho na ipapasok sa mga piggery sa Babuyan na susweldo daw ng 8,000 pesos and then ang dalin ho dito sa Maynila. Isinama doon sa mga kilos protesta nung bandang huli ho, napunta dyan sa may Abra at nung magtatanong daw sila patungkol doon sa kanilang doon sa pangako na trabaho sa kanila, isinagot sa kanila, kayo ay mga miyembro na ngayon ng New People's Army. Pulso at Balita.
Matagal na ho namang nangyayari ha. Kaya kung ang iba balita ho natin na yung mga drug lords magbibigay ho ng pera sa mga New People's Army, wala na hong nakakagulat yan. Sa, kasi yung mga drug lords, edi siyempre kahit kailangan din ho naman ng protection itong mga ito mula rito sa New People's Army, di ba? Minsan nga ho, hindi ba yung mga New People's Army, sila rin ho naman ang nangangalaga doon sa mga plantasyon ng marijuana na nasa sakote ho eh, di ba? Na nadidiscovery na ating mga military. Pulso at balita. Eh kasi para makadiscovery, alimbawa ang atin nung sandat ang lakas ng Pilipinas ng ekta-ektaryang pananima no, nito ang mga marijuana o yung marijuana plantations. Sa palagay ninyo, yan kayang proteksyonan nito ang ilang mga ordinaryong sibilyan? Sa palagay nyo, magkakaroon ng lakas ng loob ang isang sibilyang negosyante na magtayo ng ganyang mga marijuana plantations kung wala hong proteksyon ang gagaling sa New People's Army? Kaya pareho na lamang ho sila eh. Bigayan ho sila ng proteksyon doon ho sa kanilang mga karumal-dumal na gawain. Pulso at balita. Ayon ho kay Mayor Magdaleno Peña ng bayan noon ng Moises Padilla, nito hong mga unang bagay ng linggo ito, ilan hong mga big time drug dealers daw ang nagbibigay o nagtatamasa ng kanilang ng protection mula ho sa mga komunistang rebelde dyan ho sa naturang lugar. At posible daw ho na ang dahilan eh yung mga illegal drugs o yung paglagana po ng mga illegal drugs dyan ho sa parte ng Negros Occidental. Probably, bakit daw ho yung region ay naging regional center ng o naging regional center ng mga rebelde dyan ho sa norte. Ang tinutukoy yun ito ay itong si Father Frank Fernandez ano, na ang sinasabi ho ay nakakakuha ng kanilang suporta na pangpinansyal mula ho sa mga drug lord. Ayon ho ito kay Mayor Peña. Si Father Frank Fernandez ang sinasabi ho na kinikilalang leader ng mga komunistang grupo dyan ho sa Negros Island. Ang Negros Island ay isa ho sa ang Negros Island ho, itong first district ay binubuo ng mga siyudad ng San Carlos, kasama ho ang Escalante, ang bayan ng Katropa, ang Toboso at ang Salvador Benedicto. Ang alkalde ho ay nagbunyag na itong mga local politicians at ang mga police officers sa naturang distrito ay sinasabi ho na mayroon ding ilan na nagbibigay ng protection doon ho sa pagpapatakbo ng mga illegal drugs. Naku, lagot kayo kapag nabisto kayo dyan ng Pangulong Duterte. No? At ang sabi ho nito, pinuna ito hong sinasabi ng San Carlos Police na yung 6 na kilo daw ng shabu na nagkakahalaga ng 72 million pesos na nasamsam noon nakalipas na linggo sa barangay Palampas dyan ho sa Bacolod City ay pag-aari daw ng mga bagong grupo ng mga drug lord. At sinasabi ho na ang syudad ho o yung police daw doon sa naturang lugar, yung city police, posible daw ho na ito ay may kinalaman. Or baka naman daw nagbubulag-bulagan lang. Aba, matindi hong akusasyon yan. Ano? And considering na isa hong alkalde ang nagbibitaw ng mga ganitong uri ho ng pahayag, mabigat to yan kasi hindi naman siguro magbibigay ng ganyan hong mga statement. Ito hong si Mayor Magdaleno Peña kung wala ho itong nakikita ng mga malalakas na mga katibayan. Mantakin ho ninyo na 18 kilo ho ng shabu ang sinasabi na ipinasok dyan sa Negros Occidental sa pamamagitan ho dyan sa
pantala ng San Carlos noong nakalipas na linggo. Pero ayon ho kay Mayor Peña, 6 na kilo lamang ho yung nasamsam. At yun daw ho mga iba pang hindi nasamsam na mga droga ay ibinebenta na ho sa kanilang market diyan sa naturang lalawigan. Pulso at Balita. Hindi ho biro-biro yan, ha? Yan mong droga, napakarami ho ang wawasakin ng mga pamilya niyan. Mga kabataan, ha? Huwag ho kayong masyadong pakalulong dyan sa droga sapagkat ang binibigay ho sa inyo niyan, pansamantala na paglimot lamang ho kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Pagkatapos noon, panghabang buhay na ho na parusa at pagkawasak ng inyong mga buhay ang kapalit ng paggamit ng mga droga. Pulso at Balita. Dito sa Iloilo City naman, yung mga left-leaning group na Panay Alliance Karapatan na ngayon ay nagsasabi na yung pagkamatay daw ng 7 New People's Army o NP guerrilla sa bayan ng San Jose Antique ay ito daw ho ay isang massacre. O ito na naman kayo, ha? Ang sabi ho ni Karapatan Secretary General Raylan Vergara, ko baliktad daw ito sa report ng Philippine National Police na yung mga rebelde ay napatay sa isang encuentro. At yung mga authorities, actually, ano ho yan eh? Lagi naman hong ganyan ang nagiging palusot nito mga miyembro ng New People's Army kapag kakao sila'y nalalagasan ng kanilang mga miyembro sa mga normal na encuentro. Ang sasabihin mo niyan eh, naku, minasakir yan. O sasabihin mo na ganun. No? Bahagi rin ho yan ng kanilang mga propagandista. Yung kanilang propaganda para ho dun sa kanilang mga grupo. Sapagkat ngayon ho, alam na hindi ba't mayroong mga New People's Army mismo tumatakas mula ho dun sa kanilang mga kampo para ho magbalik loob dito sa ating gobyerno matapos ho na makita yung talaga hong mga nangyayari sa loob ho ng kilusan. Yung mga peking pangako sa kanila, pagkatapos ho eh, yung kanilang paghirap sa kabundukan, sa palagian ho na pagtakbo para ho makaiwas doon sa mga operasyon ng ating sandatang lakas ng Pilipinas. Marami ho yung mga pangako na hindi naibigay. Naibigay yung pangako, yun yung katuparan ng hindi na ibigay. Magandang umaga muna. Ang sabi ho ni Mama Sunsyon Texan, happy weekend sa ating mga katropa. Stay home para makaiwas sa traffic. Pag walang lumabas, sigurado walang traffic. O nga naman. Pagka walang lumabas ng tahanan, wala traffic. Kaya lamang paano na kaya yung ating kabuhayan nun. Di ba nitong mga drug lord, maraming mga naitago yan eh. Pero hindi naman sila maligaya doon doon sa mga naitago nila sa pamamagitan noon ng mga droga. Paano ka naman liligaya nung habang nagkakamal ka ng limpak-limpak na salapi? Makikita mo na yung mga kinabukasan at buhay ng mga kabataan ng maraming mga pamilya, siya ho namang numero unong apektado. Pulso at Balita. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan. Yan ang ating mga pag-uusapan ng mga pangunahing pangyayari ngayon noong umaga. Nabanggit nyo yung traffic, sabi ni Ma'am Texon. Para daw walang traffic, huwag na tayong lumabas. Eto, hindi ba nga at yung highly occupancy vehicle o yung HOV na ipinagbabawal sa EDSA yung halimbawa, lumabas ka ng EDSA during rush hour na wala kang ibang pasahero, ikaw lang, yung nag-iisa lang. Bawal ang single sa EDSA. Ginagawa ang mga katatawanan ngayon yun. Nakalagay, single lane, married lane, pagkatapos yung separated lane. Ganun mo yung mga makikita mo sa social media ngayon. Gawa ho nung ini-implement na pagbabawal dun sa mga kotse na dumaan dyan ho sa EDSA, yung mga private vehicle na iisa lamang ho o tanging driver lang ang laman. Para doon ho maiwasan yung mabigat na daloy ng trapiko dyan ho sa kahaba ng EDSA kung panahon ng rush hour.
ang masama ho nito, baka mamaya kapag kaya na talagang fully implemented na, eh yung mga sasakyan na siyempre dadaan ho yan doon sa mga kanye na mapagsosortkata nila doon sa mga inner roads, ano? Pero baka ho mamaya doon mapunta yung bulto ng mga sasakyan na wala nga ho yung traffic sa EDSA o halimbawang nabawasan man, eh baka naman ho doon sa loob ng mga lansangan, ano? Eh sa bawat mga bayan na kanila hong pag-shortcutan, doon naman ho magkaroon ng matinding daloy ng trapiko. Hindi ho malayong mangyari, ano? Sapagkat ngayon pa lang ho na dry run pa lamang yung ginagawa, eh nagkakaroon na ho ng trapiko eh. Hindi nga ho natin malaman, baka mamaya. Eh dito sa C5, ganun ang sinasabi ng mga motorista, gawa ng yung mga umiiwas sa EDSA dahil doon nga ho sa dry run na sinasagawa, ano, dyan sa pagbabawal sa mga sa mga single. Yung driver lamang alaman ng mga sasakyan dyan sa EDSA. Eh dito sa C5 yung nagpupunta eh. Kaya ang daloy daw ng trapiko dyan sa C5 ngayon laging mabigat. Hindi po masama na tayo gumawa ng mga solusyon para maipsa na matinding daloy na ating dinaranas. Ano? At yan naman po talagang tungkulin ng ating gobyerno, yung mga ahensya na ating gobyerno na naatasan po naman na siyang manguna sa pag-resolba dito sa mga daloy ng, sa mabigat na daloy ng trapiko. Pero ang tinitingnan lamang po kasi dito, ito ba talaga o ito na lamang ba talaga ang nakikitang solusyon ng Metro Manila Development Authority? Paano daw ho, parang sinasagkaan daw po kasi ng MMDA yung karapatan ng ating mga motorista, yung mga road user na tinatawag, ano, na nagbabayad naman po ng kaukulan taxes. Pulso at Balita. Bakit daw po yung pinaka-reason ng pagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko, nagdurusa na nga ho yung mga motorista dahil dyan sa problema natin sa trapiko, nadagdagan pa ng kanilang pagdurusa dahil dun sa pagbabawal naman sa pagdaan nila dyan sa EDSA kung iisa lamang ang laman ng kanilang mga sasakyan. Alam nyo, nagiging ano na nga ho eh, nagiging kumisan, nagiging sarcastic na yung ating mga mamamayan, ano? Doon ho sa pagbibigay ng mga suggestions, maliban ho doon sa ginagawa na nilang comedy ngayon, yung implementation ng HOB na yan, minsan ho, kung ano-ano na yung naisip eh. O yung makikita mo sa social media, may mga hinati-hati yung EDSA, meron ho mga lane para sa single, o meron mga lane para sa mga widows, o meron mga lane para sa mga separated. Alam mo yung mga ganon? Ito ang isa. Sabi ho nung ano, sabi nung mga nakakakwentuhan natin. Alam mo kung halimbawa, sabi niya, kung talaga ka na gusto ng mga MMDA na marusulba ang daloy ng trapiko, ito sabi niya, talagang totally, baka ho talagang lagpa sa kalahati ng mga dumadaang motorista sa EDSA ay mawala kapag kakadaw ang ipinatupad, yung hong pagbabawal na bumiyahe yung mga hulugang sasakyan dyan ho sa EDSA. Pulso at Balita. Alam ba sabi ng mga nakakakwento natin? Baka nga ika mamaya, pati yung mga hulugang sasakyan, pagbawal na sa EDSA. Pulso at Balita. Yun daw, tiyak daw, napakaraming mawawalan sasakyan dyan sa EDSA kapag yun ay sinagawa. Nakita nyo na ho yung mga nagiging epekto niya sa isipan ng ating mga kababayan, ano? Baka daw yun ang sumunod na ipagbawal. Hindi naman ho siguro, ano? Pambihira na yun kapag yun yung ginawa. Sige nga, mag-research ka kung ilan yung mga hulog sa sasakyan na bumibiyahe. Baka magalit sa atin yung mga kababayan natin. Yan ho eh, napapagkwentuhan lang. Yan yung mga pagka napagkwentuhan mo, nakairungan mo sa mga kanto, yung mga unsolicited na mga advice, ano? Ano yan eh? Kung minsan naisip mo, dala ho doon sa kanilang sobrang pagka-dismaya doon ho sa kanilang mga nararanasan. Kung ano-ano na rin yung kanilang naisip na gawin eh, ano? Kaya, eto, ewan ko kung ano magiging damdamin ng mga taga-Metro Manila Development Authority doon sa mga ganun na mga
ng mga pasundot ba na patama dito sa mga miyembro ng Metro Manila Development Authority. Actually, maging ito ang ating mga senador ngayon, tumututol dito sa pagpapatupad nitong highly occupancy vehicle along EDSA. Hindi daw ho yan makatarungan. Bakit hindi ba tayo pwedeng umisip nga naman ng mga solusyon na na hindi tatamaan yung mga hindi pagbabawalan? Kasi nasubukan na natin yan. Meron na tayong noon yung odd-even scheme. Tandaan nyo na panahon ni Secretary Oscar Orbos ng DOTC o yung DOTR ngayon. O odd-even scheme ang ipinatupad nila noon. Nauwi sa number coding. O pagkatapos... ngayon, ito naman ang ipinatutupad. O dati yung number coding nga, may Windows pa yan, di ba? O yung during rush hour lang yan. Pero ipinatupad na ng MMDA, the whole day na. Buong araw na, from 7 to 8 yata yun ng gabi. 7 na umaga hanggang 8 ng gabi. O meron na rin ho tayong track ban dyan sa EDSA. And yet, talaga ho ang trapiko nandiro yan. Ang wala rin tigilo ang Metro Manila Development Authority sa paglilinis ng mga lansangan doon ho sa mga nagharang na mga struktura. Kahit nga ho mga barangay hall na pinatitibag na ho nila pag nakita na nag-o-occupy dyan ho sa mga lansangan. Tama nga ho naman, yung mga sasakyan ho na nakaparada dyan sa mga gilid ng mga lansangan. Yan ho ang mga nag-kokos na matinding daloy ng trapiko dito sa ating paligid, ano? Ganun na ang nangyayari. Kaso, kahit na anong sipag ang gawin ng Metro Manila Development Authority. Pag alis nila, bumabalik din yung mga tinatanggal nila. Pulso at balita. Ano kaya kung halimbawa ang tanggalin natin yung mga barangay chairman? Pulso at balita. Yung mga chairman na hindi tumutupad sa kanilang mga tungkulin, actually, sila ho yung may mga numero unong may responsibilidad dyan, di ba? Magandang umaga muna kay Jayton Dawaton. Good morning, Katropang Nick. Watching from province of Kalinga. Nakaharang-harang ngayon si Jayton Dawaton, ano? Isa ho yan sa ating mga technician dito sa ating himpilan doon sa virtual radio and television ng Armed Forces of the Philippines at miyembro ho yan ng ating Armed Forces of the Philippines na ngayon ho ay nag-enjoy ng kanyang R&R. Kumusta kami dyan sa inyong pamilya, Jayton? Mag-iingat kayo. Enjoy your vacation, Jayton. Basta pagbalik mo rito, huwag ka lang makakalimot na magdala kung ano man ang specialty dyan sa inyong lugar. Pulso at balita. Nag-react na si Mama Asuncion Texas. Sabi niya, marami daw siyang alam na mayayaman hulugan sa sasakyan. After 5 years, ibebenta at kukuha din uli ng kuhan. Panibago. Actually, kapag kahulugan ang pinag-usapan mo, yun ho mga gumagamit ng Grab. Yung mga dating Uber na binenta ho dito sa Grab, puro hulugan yan eh. Hindi naman actually lahat. Meron din namang hindi ano. Most mga hulugan. Kasi nga, yung pinanguhulog niyan, yun din yung kinukuha nila sa kinikita nila na pang araw-araw. Ganun din ho naman ang nagiging kuhan niyan. Ang nagiging sistema. Pero wag mo ninyo siseryoso yung sinabi ko, ha? Mga naririnig lang natin ng mga biruan na kung tutusin mo, dahilan mo dun sa kanilang pagkadismaya, doon sa mga patakaran na ipinatutupad na direkta ho nakaka-apekto sa kanilang karapatan, nakapag-iisip ho ng mga panukala ba yun? Yung mga ganyan pang-bahago yun ang kanilang pang-panunuya doon sa mga inaakala nila ng mga patakaran na hindi naman anila yun ang akma na solusyon. Pwede naman doon magkaroon ng mga tamang solusyon na hindi ho makaka-apekto. Unahin lamang ho talaga, yung mga pagbabarabara lamang ho talaga ng mga pangunahing lansangan. Kung yung mga barangay captain, makikipagtulungan.
Eh, dapat nga ito si ano yung under sa secretary ng Department of Interior and Local Government, ito si Yusek Dino, you know, eh, under secretary siya for barangay affairs ng ano eh ng DILG. Kung yan no eh nakikitang ipapatupad at tututukan no ni Yusek Dino sa bawat barangay, nalinisin yung mga lansangan na yan para ho madaanang maigi ng mga sasakyan. Eh, luluwag ko sigurado madali ng traffic eh. Kaya nga ako kumisan yung iba, ayaw nang mag-shortcut doon sa mga binibigay ng mga shortcuta ng mga MMDA, yung mga itinuturo. Kasi nga ako, ganun eh, pag punta mo roon, barado rin. Dahil kabilaan pa ka, double parking pa nga eh. Ha, yung iba ho kasi bibili ng mga sasakyan, wala naman ng mga parking area doon sa harapan ng bahay nila. Doon ipapark at parang pag-aari na nila yun, hindi ka na pwedeng dumaan doon. Magandang umaga rin kay JC Francisco. Hello, happy weekend po sa lahat. Ingat lang po tayo lagi. Ganyan din kay Terence Mordeno Grana. Ang atin hong katropa dyan sa kamera. Ang atin hong bantay dyan sa kamera na... batang-bata pa ho yan, ha? Kare-retire pa lang. Pulso at Balita. Ah, sige ho, dyan naman ho kayo. Magbabalik ako at para ho iatid sa inyo ang mga pangunay tampok, mga pinakasariwa at mas komprehensibong pagbabalita. Makakasama ko dyan si Angel Cruz sa pangalawang bagay na ating palatuntunan, Pulso at Balita. Sandali po lamang. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Sa taong
Bubble Tea, 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo! Pulso at Balita. 12 minuto na ang ganap na ikapito ng umaga. Aray ko, ba't ang sakit sa tinga ng monitor natin ngayon? Okay, hinaan mo na lang ulit. Ang sakit sa pandinig. 12 minuto makalipas ng alas 7 ng umaga. At inaunda ko nga ng ating mga balita dito lamang yan. Pulso at Balita. Ang mga pangyayaring ngayon, pag-uusapan. Diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipapatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWDD Katropa Radio. Araw tayo ngayon ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Agosto taong 2017 ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Nick Lipana Echevarria. Yes, ito pa rin po ang inyong katropa na si Angel. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok dito pa rin sa ating programang Pulso at Balita dito pa rin sa DWDD 1134 kHz AM sa ating Facebook Live, Katropa DWDD. Maulang weekend. Mukhang hindi ka makakapunta sa mga gagalaan mo ngayong ulan. Sayang naman. Sa atin na mga balita ng umaga, magandang umaga muna kay Elmer Iliana. Good morning sa ating mga katropa. Pagbati ho ni Elmer Iliana ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa detalye ng ating mga balita, iminungkahi ni Transportation Committee Vice Chairman Edgar Mary Sarmiento ang pagkakaroon na lamang ng Enhanced Bus Segregation Scheme sa Lipna Single o Driver Van Only dyan sa EDSA. Ayon kay Sarmiento, ang mga bus talaga ang tunay na dahilan ng pagkakaroon ng matinding trapiko sa EDSA dahil sa kawalan ng maayos na babaan at sa kaya ng mga pasero. Ito ay dahil karaniwang inookupahan ng mga bus ang apat na lane sa EDSA at dahil sa kawalan ng disiplina sa loading at unloading, madalas na naiipon ng mga buses para magsakay at magbaba ng mga pasero at lumilika ito ng choke points o yung pagbabara sa daan. Paliwanag ng kongresista, kahit na ipinapatupad ngayon ang single o driver-only ban sa EDSA, hindi umano ito magiging epektibo dahil malilipat lamang sa mga maliliit na daanan ng trapiko. Dahil dito, kaya ni kahit ni Sarmiento ang MMDA na mas magiging epektibo ang pagbabaho sa traffic sa EDSA kung magkakaroon ng well-synchronized dispatch system sa mga buses at istriktong implementasyon ng loading at unloading only zones dyan o sa kabaan ng EDSA. Pulso at Balita. Ang mga pangyayaring ngayon. Samantala mga katropa, hindi maapektuhan ang imahe ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ito ng nadiskubring dalawang insidente ng anomalya sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Edgard Arevalo, isolated cases lamang anya ang mga insidenteng ito at hindi makakasira sa reputasyon ng organisasyon. Hindi rin anya ito nagre-reflect sa pagkatao ng AFP Chief of Staff, officers at lahat ng tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Paliwanag pa ni Colonel Arevalo, ang dalawang nadiskubring insidente ng anomalya ay patunay na pinapahalagahan ng AFP ang tiwala ng taong bayan at hindi nila kukonsintihin na namang uri ng korupsyon. Ang pagiging transparent anya at pagpaparusa sa mga nasasangkot sa katiwalian ay niaalay nila sa mga kasamahan nilang nagbubuhis ng buhay para sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Matatandaan nga nitong nakalipas na araw, sinibak sa serbisyo ni Pangulong Duterte ang ilang military officials. Tapos madiskubre ang anomalya sa pagbili at pag-deliver ng mga medical equipment sa V. Luna Medical Center. At ang pagkakasibak rin sa dating PMA controller dahil sa pagkawala nito ng 15 milyong pisong pondo. Pulso at Balita. Bali po na ating mga pangunahing balita ngayong umaga, na nawagan naman si Senator Coco Pimentel sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na i-exempt ang mga driver na senior citizens sa bagong traffic scheme na nagbabawal sa mga sasakyan na iisa lamang o driver lamang ang sakay na dumadaan sa kahaba ng EDSA sa tuwing rush hour.
Ayon kay Pimentel, makakatulong sa mga senior citizens kung magiging exempted sila sa kautusan dahil mas madali silang makakarating sa kanilang mga destinasyon. Naniniwala si Pimentel na dapat lamang nabigyan ng konsiderasyon ng mga matatanda. Nagsimula ang trial ng MMDA Regulation Number 18-005 noong Agosto 15, tuluyang magiging epektibo sa Agosto 23 kung saan ika-classify ang buong EDSA mula Balintawak hanggang Magallanes bilang high occupancy vehicle lanes. Pulso at Balita. Samantala, mga katropa, arestado ang umanay miyembro ng Abu Sayyaf Grupo ASG sa Karkar sa Cebu kahapon. Sa ulat ng Cebu Provincial Police Office, kasalukuyan nakakulong si Pilonio Oger Roma, 68 years old, matapos na arestuhin sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Ocaña, Karkar City. Paliwanag naman ni P.O. Alan Villasurdan, officer on case ng Karkar City Police Station. Dinakip si Roma sa bisa ng isang search warrant na ipinalabas ni Judge Gilbert Moises ng Regional Trial Court o RTC Branch 18 ng Cebu City. Nasamsam kay Roma ang isang kalibre 45 na pistol at isang granada. Kaugnay nito, sinisidi pa ng otoridad ang ulat na plano ng nasabing bandidong grupo na magsagawa ng pag-atake sa Cebu sa tulong na rin ng pakikipag-alyansa umanon sa grupong Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Pulso at Balita. Si Josephine Carap Manalili, kasama natin sa ating FB Live, wala akong kinalaman ng Malacanang sa ginawang pagbabakasyon ni PIDEA Director General Aaron Aquino matapos ang pahig nitong tinatayang 6.8 billion pesos na halaga ng Cebu na nakatago sa inabandonang magnetic lifters ang kanilang natagpuan sa isang bodega sa General Mariano Alvarez sa Cavite City, sa Cavite, kamakailan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque Blanco, ang palasyo ng Malacanang sa ginawang pagbabakasyon ni PIDEA Chief Aquino kasunod ng ginawang investigasyon ng Kongreso sa sinasabing 6.8 billion pesos na Cebu na nakalusot sa Bureau of Customs. Hindi nakadalawang PIDEA Chief sa isinagawang investigasyon ng Kamara kamakailan hanggang sa lumabas ang ulat na naghain ito ng kanyang leave of absence. Iginit ni Customs Commissioner Isidro La Peña na dumaan sa normal na proseso ang sinasabing shipment na natagpuan sa Cavite at walang nakitang illegal na laman ang magnetic lifters nang dumaan ito sa X-ray machine. Naunang pinanindigan ng PIDEA sa pagdinig sa Kamara na pinapalagay nilang inabandonan na lamang ang mga magnetic lifters sa bodega matapos butasan ito at kunin ang ipinapalagay nilang Cebu na nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos. Katulad naman ito ng nasabat na magnetic lifters na naglalaman ng 4.3 billion pesos dyan sa Manila International Container Port sa Maynila noong Hulyo ng taong ito. Pulso at Balita. Mga tropa, oras natin 7:19 ng umaga, tumanggap naman ng 65,000 piso at iba pang benepisyo ang 13 dating miyembro ng New People's Army o NPA kapalit ng kanilang oath of allegiance at pagsuko ng kanilang mga armas nitong nakaraang Martes. Matatanda na dating miyembro ang mga nasabing rebelde ng Platoon Jupiter at Platoon Galaxy na nakadestino sa Batangas at Cavite. Kasabay nito ay nilunsad din ang unang implementasyon ng National Government's Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIPS sa Southern Luzon. Pulso at Balita. Alas 7:20 na ating oras, tiniyak naman ni Special Assistant to the President Bongo na tutuparin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pangako nitong salary increase sa mga public school teachers. Aminado si Secretary Bongo na kailangang hintayin ng mga guro ang completion ng 4-year salary standardization sa susunod na taon. Sa kanyang pagdalo sa araw ng mga guro convention sa Lucena City, ipapaalala niya kay Budget Secretary Benjamin Jokno na tutukan at tugunan ang usaping ito. Kaampante naman na itong sigon na kayang hanapan ng pondo ng Department of Budget and Management ang magiging salary increase ng mga guro pagkatapos ng salary standardization. Igigiit pa o iginigiit pa ni Go na tulad ng mga sundalo at police, mahalaga rin kilalanin ang mga pagpupunyagi ng mga guro sa nasyahong lumilinang sa kaisipan ng ating mga kabataan sa mga paaralan. Pulso at Balita.
Yes, mga katropa, tuloy-tuloy pa rin dito sa pagtutok sa ating programang Pulso at Balita. Balita pa rin, nilagdaan na ang kasunduan sa peaceful settlement sa ilalim ng tradisyong Islam noong 13 na Agosto sa Barangay Mitkonding, Cotabato City. Ito'y kaugnay ng madugong labanan sa teritoryo o rido sa pagitan ng dalawang pamilyang Islam na pinamumunuan nila Kindaw Samama at Bong Abdul. Pinangunahan nila ito ng Colonel Harold Cabunok, ang commander ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army, ang negosasyon sa pagitan ng pamilyang Samama at Abdul. Tumulong din upang malagdaan na ang negosasyon na tatapos sa labanan sa rido si Maguindanao Assemblyman Kadafe Mangundadato. Bagay po na ating mga pangunahing balita, inilabas naman ang Malacanang kahapon ng listahan ng mga regular at special non-working holidays para sa taong 2019 sa proclamation number 555 na nilagdaan ng Pangulo. Magkakaroon ng 10 regular holidays na ang mga sumusunod: New Year's Day, January 1, Araw ng Kagitingan, April 9, Monday, Thursday, April 18, Good Friday, April 19, Labor Day, May 1, Independence Day, June 12, National Heroes Day, August 26, Bonifacio Day, November 30, Christmas Day, December 25, Rizal Day, December 30. Samantala, siyam naman ang special non-working holidays. Ito ay ang Chinese New Year, February 5, Papataka, EDSA People's Power Revolution Anniversary, February 25 din. February 25, Black Saturday, April 20, Ninoy Aquino Day, August 21, All Saints Day, November 1, Feast of Immaculate Conception, December 8 naman. Samantala, sa huling araw ng 2019, mayroong karagdagan dalawang araw na special non-working holiday sa November 2 at ang December 24, habang ang Idil Fitir at Idil Adha na kasama rin sa national holidays ay irerekomenda pa ng Commission on Muslim Filipinos at odunho sa ating mga kinaukulan. Mga katropa, nagbigay naman ang United States ng Surveillance and Reconnaissance System sa Philippine Air Force na nakakahalaga ng 807 milyong piso. Ayon sa U.S. Embassy na nakabase sa Maynila, binigay ang Special Airborne Mission Installation and Response o SABIR System kay Secretary of National Defense Delphine Lorenzana sa Villamar Air Base sa Pasay City. Anya, palalakasin ng SABIR System ang kapasidad ng Philippine military sa domain awareness, airborne command and control, counter-terrorism and humanitarian assistance at sa disaster relief. Alas 7:24 na ang ating oras. Hindi naman kasama ang pangalan ni Communication Assistant Secretary Mocha Uson sa 24 na posibleng maging kandidato ng PDP laban bilang senador sa 2019. Isinimitin ni Senator Coco Pimentel kay Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng kanilang mga posibleng maging kandidato sa senatorial election sa susunod na taon. Si Duterte ang magkokonsidera kung sino ang makakasama sa final 12 senatorial balls ng partido. Kabilang sa 24 na yan, sina Pimentel, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Deputy Speaker Pia Cayetano, Special Assistant to the President Bongo, Secretary Francis Tolentino, Robert Padilla, Lito Lapid, Freddy Aguilar, at ito si Gigi Manicad na isang broadcaster, si Montulpo at marami pong iba. Kasama rin sa posibleng maging kandidato ng PDP laban ang mga re-electionist senators na sina Senator Cynthia Villar, Sani Angara, J.B. Ercito, Grace Po at Nancy Binay. Oras natin mga katropa, 7:25 ng umaga sa ating pang-ibang balita. Nangako naman ng Office of the Interior and Local Government o DILG noong araw ng Miyerkules na iimbestigahan ang 27 non-existent na barangay sa Maynila na kabilang sa listahan ng tumatanggap ng real property tax. Tinawag naman ang pansin ng mga opisyal ng Maynila matapos makita sa 2017 audit report ng Commission on Audit na tumanggap ng 108.73 million pesos na halaga ang real property taxes ang 27 na barangay.
Nakatanggap naman ang Barangay 10, isa sa mga barangay sa listahan ng 365,000 sa tax shares. Ayon sa COA, ang Maynila ay may 896 na barangay, ngunit ang nakatala naman sa City Treasures ay 923. Tuloy ang pasok ng mga balita sa Pulso at Balita sa sailalim sa interview ng Judicial Bar Council. Ngayong okapo nito, isinailalim ang limang mga aspirant sa pagkapunong maestrado. Ginana po ang interview ganap na alas 9 na umaga dyan sa Division Hearing Room ng Korte Suprema, kabilang sa mga naghahangad na maging pinuno ng Supreme Court na isinalangos sa interview ng JBC. Ito ang sina Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Ocampo, AJ Justado Peralta, AJ Lucas Bersamin, Andres Reyes Jr. at Tagum City Davao del Norte Regional Trial Court Branch 1 Judge Berhinga Teano ang hatino o hinatiho ang interview sa isang pang-umaga at pang-hapon na sesyon kung saan unang isinailalim ito si Bersamin na sinundan ni De Castro at Peralta. Pulso at Balita. Sa ating panikaragdagan pang balita, kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon araw ng Webes na tanging Council of Mayors sa Metro Manila ang may huling salita ayon sa ban sa single occupancy vehicles sa EDSA. Isang Senate resolution ang isinulong sa MMDA noong Miyerkules upang ipatigil ang nasabing polisiya kung saan ipagbabawal o pinagbabawal ang mga driver-only vehicle sa EDSA sa tuwing ganap na alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, iginagalang nila ang resolusyon ng Senado, ngunit ito ay resolusyon ng Council kaya't kailangan nilang mag-convene. Kwento naman kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, tumagal lamang ng 30 minuto ang kanyang biyahe mula Makati hanggang Quezon City dahil sa pulisiya. Ang implementasyon ng driver-only ban ay magaganap sa 23 ng Agosto ngayong taon kung magiging matagumpay ang dry run. Pulso at Balita. Sa kabilang dako, pinangangambang naman ng mga rice traders sa ang pagtaas ng presyo ng bigas dulot ng patuloy na pagnipis ng supply nito. Ayon kay sa mga industriya ng agrikultura o itong sinag, chairman na si Rosendo So, hindi pa matiyak kung saan kukuha ng supply. Aniya, bagamat may posibilidad na mayroong hoarding, maaaring hindi pa rin dumating ang in-order ng mga imported na bigas. Kinumpirma naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na mayroong kakulangan sa rice supply matapos ma-delay ang delivery ng mga bigas na in-order ng National Food Authority. Sa kabila nito, tiniyak ni Piñol na darating na sa September ang mga imported na bigas ng NFA. Pulso at Balita. Mga katropa, ipinaliwanag ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang pay rules para sa August 21, 2018 holiday. Ang August 21 ay idineklarang regular holiday ng Malacanang para sa selebrasyon ng pagtatapos ng Ramadan o Eid al-Adha kasabay ng dineklarang taunang Ninoy Aquino Day. Sa Facebook post naman ng NWPC, ipinaliwanag kung paano ang magiging pagpapasweldo sa mga empleyado na papasok sa August 21. Ang regular holiday pay ay basic pay plus COLA times 200%. Ay dadagdag sa premium pay for special non-working day na 30%, basic pay times 200%. Ang katumbas na magiging sweldo ng mga empleyadong papasok sa nasabing araw. Ayon sa NWPC, ito rin ay katumbas ng 260% ng basic pay at doble ng COLA ng isang empleyado. Pulso at Balita. Alas 7:30 ang ating oras, samantalo nasa ating linya ngayon si Colonel Benedict Arevalo, ang commander ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army. At magandang umaga po sa inyo, Colonel Arevalo. Live po tayo ngayon sa DWDD. Si Nick Lipana Echevarria po ito at saka si Angel Cruz. Magandang umaga sa mga nakikinig. Yes sir, kamusta po ang 301st Brigade?
Okay naman po. Mabuti po kami dito sa Iloilo po kami. Mm-hmm. Sakop po kayo ng third ID, tama ba? Opo, sakop po kami ng third ID under po kay Gentilina. Kumusta po yung mga ginagawang operations ng inyong mga tauhan o ng inyong command dyan sa ating mga focus military offensive and military civil operations? Tuloy-tuloy po tayo. Hindi po tayo humihinto ngayon. Kumusta po yung ano, yung isinusulong na localized peace talks na ating gobyerno, kumusta po ang impact dyan? Tuloy-tuloy po yun. Marami na po tayong nakausap at tuloy-tuloy. Katunayan nga, nung isang araw lang, may kausap na naman tayong itong grupo. Hmm. So marami po yung ano, yung mga nagbibigay ng suporta. What about yung mga local executives na inyo pong nakaka-ulayaw? Ano naman, marami sumusuporta sa ano natin. At tuloy-tuloy yung mga grupo na gusto makipag-usap sa atin. Okay. So ito ho ano, yung mga activities ho, yung strength ng mga New People's Army sa inyong area, meron na po ba kayong mga datos na panibago? Ano po yan? Ano po yan yung? Yung strength o yung pwersa pa ng mga local terrorists po? Ngayon, mangilan-ngilan pa rin sila siguro. Mga naglalaro sila sa kulang-kulang ang 200. Hindi naman sila ano, wala namang silang capability na ano na magsagawa ng mga terroristic activities. Meron pa rin silang kakayahan, kaya tuloy-tuloy ang ating pagtugi sa kanila. Yung mga surrenders po ng dyan sa inyong area, kumusta na? Yung mga surrenders, tuloy-tuloy naman tayong tumatanggap at natutulungan din po natin ang mga surrenderists na nag-surrender na po ng mga nauna. Mm-hmm. Area update po sa inyong area, Colonel Arevalo? Yung encuentro lang po noong 15 ng buwan na to, ilang araw ang nakalipas. Ayan nga po, at naka-encuentro po natin ang Regional Taxation Implementation Group ng grupo ng NPA dito sa Isla ng Panay. Oo. So, malaking dagok sa kanila dahil ito po ang in charge ng kanilang pangalap ng kanilang pondo dito sa buong Isla ng Panay. So, sa encuentro kasama ang polis, napatay po ang dito sa mga leaders nila. In charge sa pangungulekta ng kanilang pangingikil ng kanilang extortion. Okay. So malaking dagok ang nangyari sa grupo ng NPA dito sa Isla ng Panay. Mm-hmm. Wala naman pong nasugatan doon sa panig ng mga tropa? Walang nasaktan sa puti ang palad, walang nasaktan sa ating. What about yung mga na-recover po ng mga... Ang dami po nating na-recover. Sa totoo lang po, bukod sa mga armas na mga na-recover natin, nakuha po natin ang kanilang gamit sa pagpangingikil, ang kanilang mga extortion letter, okay, ang kanilang records nasa atin na ngayon, mm-hmm, mga laptop nila nasa atin na ngayon, mm-hmm, mahigit 30 ang cellphone na ginagamit nila sa pangingikil, ang dami rin pong SIM card, marami pa pong kung ano-anong gamit na ginagamit nila sa mga pangingikil. Nakakuha rin po tayo ng pera. Kulang-kulong buong 40,000, paniwala namin ito ay kasama sa kanilang mga nakikikil sa ating mga kasamahan dito sa Isla ng Panay. So kung napunta, kung mayroon kayong mga nasamsam na mga cellphones, ibig sabihin na mayroong mga mahalagang detalye din patungkol dun sa mga operations nila na maaari kayong makuha dun, ano? Detalye tayong
marami pa po tayong detaling nakukuha. Pati po yung listahan ng kanilang kinikilan ng mga construction company. Okay. Mga ibang kandidato ng eleksyon. Ilang nakikilan din. Tinutuloy-tuloy pa natin ang pag-exploit ng mga nakuha natin. Marami pa po tayong nalalaman sa kanilang gawain. At wala bang mga naka-records doon na yung mga nagbibigay ng mga tulong o pinansyal? Meron. Tulad nga ng sabi ko, 21 na construction company ang nasa listahan. What about dun sa ano? What about po dun sa ilang mga local officials? Wala namang naka-saan? Meron din. Sa mga initial number pa lang at least 9 na politiko ang o kandidato ang nagsuporta ng huling eleksyon. Ano yan, mga hindi pa po tapos. Pag-aaral natin ng mga nakuha nating dokumento. So baka tataas pa to. Ano yan yung mga mayor, governor, congressman, ganun ba? Ayoko munang banggitin ang posisyon. Okay. Baka maraming magpapawal sa akin. Sigurado yan. Ang kagandahan dito ay talagang malaking dagot sa DPP-NPA na mga turista itong pagkawala ng kanilang grupo na nangingigil. Sabi ko nga, tinatanong ako, Colonel, hindi ba kayo natatakot? Baka re-respect sila. Kaya nga. Sabi ko sa kanila, hindi sila re-respect. Ang Philippine Army at ang Philippine National Police ang re-respect para sa taong bayan. Dahil ang taong bayan ang kanilang inapi sa pangingigil nila. Ngayon lang po na sunod-sunod ang pagre-respect ng taong bayan. Sinabi ko nga po sa kanila, hindi naman po kalabaw, aso o pusa ang magtuturo ng kanilang lokasyon. Mga tao po na inapi nila, tao po na nagsasawa na rin sa kanilang criminal activities. Kaya sabi ko po, tuloy-tuloy po ang respect ng taong bayan. Hindi po sila ang re-respect. Kulang pa po ito sa ilang taon ilang pag-aapi sa ating mga kababayan dito, mga businessman, construction company, panununog nila ng mga gamit, pangingigil sa mga barangay, pangingigil sa mga tao sa pabundukan. Kaya sabi ko po, hindi po dapat tayong matakot dahil tuloy-tuloy ang respect ng taong bayan. Ang taong bayan na nagtuturo sa kanila para matigilan na nila kanilang ang ginagawa. Isama naman yan, tuwan-tuwa ang mga negosyante niya na nandun sa pagkakabawag niyo doon sa grupo niya na nagsasagawa ng mga extortion activities sa kanila. At bago yun, anong maganda yung sinabi ninyo na ang taong bayan ang rumeres back ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay at pakikipagtulungan sa inyong command o sa atin ng mga otoridad, ano? Opo, hindi lang po ang mga negosyante, kahit po ang ating mga local government dito. Kasi nung ilang araw lang bago nangyari ito, na-courtesy call po tayo kay Governor Defensor ng Iloilo. Okay. At sinabi ko po sa kanya, Governor, tutugisin po namin ang mga nangingigil na NPA kasi yun po ang pinakamasakit sa mga taong bayan dito. Yun ang nakakasakit sa kanila. Dahil malaki ang epekto. At lalo na ng programa ng gobyerno ng build. Marami po ang kumapasok na construction dito. So sabi ko kay Gov, tutugisin namin itong mga nangingigil na mga teroristang NPA kasi hindi natin kailangan pabayaan ito dahil malaki ang igugugol ng gobyerno sa build program dito sa Panay. At pagkatapos po na ilang araw, ito po nangyari. At hindi po tayo talagang nagbubunyi sa pagkamatay ng mga kapwa nating Pilipino, pero nagbubunyi tayo para doon sa mga nabiktima. Ang sabi ko po, ito ay hustisya para sa kanila. Pinipili tayong binabaliktad ngayon ng grupo ng NPA, grupo ng karapatan. Sinabi ko po sa kanila,
matagal na po ako nag-ooperate dito, mahigit 20 years ako na, nung na-assign ako dito. Yung karapatan po, hindi na ho natin yung pinapaniwalaan. At sinabi ko nga rin sa media eh, naniniwala pa ba kayo dyan? Hindi nyo pa ba alam ang modus nila? Tinyente pa ako eh, tuwing may inkwentro ako, nandyan sila. Yung mga karapatan na yan hanggang ngayon. Nung tinyente ako, maluloko pa nila ako na... Ay, sandali, naputol yung linya ni Colonel Arevalo, ang commander ro ng 301st Infantry Brigade. Ito yung tinutukoy na ano, no, yung sinasabi ng mga karapatan na Colonel, naputol na tayo kanina, no. Ito yung sinasabi ng kuan, ano, nung mga miyembro ng karapatan na massacre yung nangyari dun sa 7 New People's Army, yan ba yun? Oo, pilit ko ang sinasagot, sabi ko nga sa mga media, naniniwala pa ba kayo dyan? Bago ba kayo sa servisyo na to? Naniniwala pa kayo sa karapatan? Mm-hmm. Sinabi ko sa kanila, para ipaalam sa inyo, matagal na nating alam, yung karapatan, sa kanila yan. Nagpapaligal yan ng grupong nagpapaligal na sumusuporta sa NPA. Sinabi ko nga sa kanila, bakit nakikinig pa kayo dyan? Alam nyo naman yan. Ang binibigay niyan ay fake news. Huwag nyo natin pakikinggan. Fake news po ang binibigay niyang karapatan na yan. Sabi ko nga po, nung tinyente ako, bawat inkwentro ko, nandyan sila. Nung tinyente ako, maluloko pa nila ako, malilin lang pa nila ako na talagang organisasyon silang sincero sa kanilang hangarin. Pero ngayon eh, medyo malapit na tayo mag-retire, eh, ganyan pa rin ang modus nila. Kaya sabi ko sa kanila, huwag tayong maniwala sa karapatan. Ang karapatan ay organisasyon ng papaligal na sumusuporta sa NPA. Kung meron dapat kasuhan yung mga grupong ganito, dahil ang grupong NPA po ay mga terorista, ang sumusuporta sa terorista ay dapat din napaparusahan. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanila, huwag tayong makikinig yan. Yung ibang media, tinatawanan na lang po sila. Sabi nila, wala po kaming magagawa dahil nagsasalita sila. Kailangan na din namin pong pakinggan. Oo, pakinggan nyo, pero huwag nyong seryosohin kasi parang nagbibiro lang yan. Parang joke lang yung mga sinasabi nila. Pero parang so, ano sila, no? Parang sila yung nagsisilbing mouthpiece nung NPA. Kasi no? Naman, alam naman na natin yan, hindi na tayo bago sa serbisyo. Kaya sabi ko sa kanila, naniniwala pa kayo dyan. Sabi nga po ng iba eh, aking pakinggan, pero trabaho din namin makinig sa kanila. Pero sabi ko, pagkapakinig nyo sa kanila, medyo malakak kayo pagka nakatalikod kayo dahil ang sinasabi nila, mukhang joke only yan. Sabi ko dyan sa karapatan, nagsusuporta yan para sa alam ng taong bayan. Ito ay nagpapaligal na organisasyon na nagsusuporta sa mga teroristang, extortionistang NPA. At hindi natin dapat pinakikinggan yan. Kung nakikinig tayo sa mga karapatan na yan, para tayong naluloko nila. Hindi po bobo ang taong bayan. Hindi nila po malilin lang. Alam natin na grupo yan na sumusuporta sa NPA. At ang grupong sumusuporta sa NPA, dapat nga nakakasuhan at nakukulong. Ang sabi nilang human rights, sila dapat ang kasuhan natin ng human rights sa pagsusuporta sa pangangigil ng NPA. Hindi nga natin alam, baka may share pa sila sa collection ng NPA dahil grupo nila to. So yung mga sabi ko doon, yung karapatan na dapat yan na hindi yan pinakikinggan. At ang sinasabi nila ay fake news lang po. Kaya yung sa mga taong bayan, huwag po tayo maniniwala sa karapatan. Matagal na po yan. Modus nila yan. Tuwing naiinkwentro ang grupo ng NPA, nandyan sila. Part of their legal front, activities para malihis ang atensyon ng government forces. Kuminsan nga, parang ayoko na silang sagutin eh. Patulan. Ayoko nang patulan. Pero meron pa rin kasing ilang na nagpapaloko sa kanila. Kaya kailangan sagutin. Paliwanagin natin ng maganda. Kaya nga pa sabi ko dyan, yan pong karapatan, inuulit-ulit ko po, ay isang grupong nagpapaligal at sumusuporta sa mga terorista, extortionista ang NPA.
Eh kung ganyan ang grupong ganyan, eh hindi talaga natin yan pinakikinggan. Kung di natin kalimutan itong mga grupong ito, itong mga left-leaning organization, ito po ay mga grupong hindi naniniwala sa Diyos. Okay. Kung ang grupo na ito ay hindi naniniwala sa Diyos, bakit natin sila pakikinggan? At alam naman natin, doktrina yan ng mga leftist, doktrina yan ng NPA, walang Diyos. Ang sabi nila, religion ay isang opium. Ang religion ay isang droga na inililibang lang ang ating mga kasambayanan. Kaya nga ito, sabi ko sa kanila, huwag tayong naniniwala sa mga grupong ito. Ito mga nagdadala lamang ng fake news. Yan ang nakakalungkot dito. Mm-hmm. Kailangan daw nilang pakinggan, sabi ng mga media. Hindi po pwede namin hindi pakinggan. For the spirit of fairness, okay. Kailangan po namin silang pakinggan. Mm-hmm. Yung nga sabi ko, pakinggan nyo, pero pagkatalikod nyo, medyo malakak kayo dahil sila po ay nagsasabi ng joke. Colonel, any upcoming activities dyan po sa inyong area? Tuloy-tuloy. Nung nag-call din po ako kay Governor, sinabi ko sa kanya, Governor, gusto kong makausap sana mga grupo ng construction companies dito dahil sila ang laging nabibiktima ng NPA. Mm-hmm. Nag-offer nga si Governor ng lugar, sabi niya doon sa Capitol, eh kung gusto niyo dito kayo mag-meeting. Nagpapasalamat naman po tayo kay Governor Defensor sa support ang pinapakita niya dito sa Philippine Army. Uh-huh. At sinabihan pa niya nga ako kung may kailangan ako, huwag mag-atubiling magsabi sa kanya. Mm-hmm. Ito po ay magandang development kasi mas lalo pong ginaganahan ng Philippine Army magtrabaho dito sa isla ng Panay at Iloilo. So doon sa mga tao po, ang sinabi ko doon sa mga taong na-api ng NPA, huwag po kayong magtago at makipagtulungan po sa Philippine Army. Kung nakapagbigay na po kayo, hindi po namin mamasamain dahil naintindihan namin ang kalagayan nyo. Pero kailangan namin kayong tulungan. Bigyan nyo po kami ng impormasyon at tatabuhin namin ang impormasyon na yan at matugis po natin muli ang mga NPA na nangingikid, mga nag-extortion. So kailangan po namin ng tulong nyo. Kasi po, kung hindi namin makukuha ang impormasyon at hindi namin sila matutuntod, tuloy-tuloy ang kanilang pangingigil. Kaya nga pa, sinabi ko to, ang taong bayan, ang gumeres back nito, sila po ang nag-i-inform sa atin. Hindi natin kinigo ang mga taong nagbibigay ng impormasyon. Kaya sabi ko to, ganyan din ang gawin nyo para matuntun namin sila, tutugisin namin sila para mahinto ang kanilang masamang gawain. Kaya yun po ang aking panawagan doon sa mga nakikikilan po. At sinabi ko rin po yan sa mga nakausap ko na mayors, governors, na sabi ko malapit pong eleksyon. Inaasahan natin na magpapaka-active sila ngayon dahil magpapapresyo sila para sa permit to campaign nila na extortion scheme nila ulit. Malapit na naman po ang election period. Sinasabi ko ilang buwan na lang po. Kaya sabi ko po nagpupursigi po talaga ang Philippine Army para matugi sila. Malaki po ang nalilikom nila. According doon sa dokumento na nakuha doon si Concha Araneta, yung regional party chairman nila na nahuli. At kaya lang po na-release po yan dahil sa yung piska ko nung unang araw na naupo si Presidente, according po doon sa dokumento niya, hindi bumababa sa 30 hanggang 40 milyones. Ako, dami. At taon ang kanilang nalilikom dito sa Panay. Saan po nila kukunin yan? Tapos tinignan po namin, simula po nung 2015 hanggang yung latest po, ang nasunog po nilang gamit ng construction ay nagkakalaga ng 55 million pesos. Grabe. 55 million pesos. E pag sininugan nyo po ang construction company, saan po sila babawi? Sa taong bayan. Dadagdagan din po nila yan sa presyo nila. Kaya tayo rin po magpe-permisyo pagka sinunugan nila ang mga construction company. Akala po ng mga NPA ang pinipermisyo lang nila ang mayayaman. Pero in the end, ang mahihirap ang tatamaan. Kasi magtataas po ng presyo ang mga construction projects
ang pinagkukuhanan naman ng pambayad ng gobyerno nito ay mga buwis din ng taong bayan. At saka yung mga mga farm to market roads na naantala. Hindi maitutuloy, napapawasan. Kaya tumataas. Kaya huwag kayong maniniwala sa NPA, ang inaatake lang nila yung mayayaman. Pag inaatake nila yung mga ganyang kumpanya, yung mahihirap po ang mahihirapan. I see. Ito po ang pinapa-intindi natin dito sa Panay. Akala po nila hindi, mayaman naman yan. Kaya hindi po nila naintindihan. Babalik po sa mahihirap ang ganitong pasakit. I see. Tuloy-tuloy pong pagpapaintindi natin dito sa isla ng Panay. Yes, sir. Colonel, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan sa inyong area. Opo, maraming salamat po. At doon po sa karapatan, tigilan na po natin ang paghahatid ng fake news at saka ng mga jokes nyo. Tigilan na po natin yan. Maraming salamat. Si Colonel Benedict Arevalo, ang commander po ng 301st Infantry Brigade sa ilalim ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Pulso at Balita. Yes, mga katropa, 7:52 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga mainit na balita sa umagang ito. Binigyang diin naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na hindi maaring mamili si Pangulong Rodrigo Duterte nang papalit sa kanya sakaling ituloy nito ang pagbaba sa pwesto. Isa si Senadora Chis Escudero sa nabanggit ni Pangulong Duterte na nais niyang pumalit sa kanya. Agad na kinatuwa ito ng senador pero ayon dito ay labag ito sa konstitusyon kaya imposibleng mangyari ito. Giit naman ni Senador Antonio Trillanes IV, malinaw sa saligang batas na tanging si Vice President Lenny Robredo lamang ang pwedeng pumalit kay Pangulong Duterte. Pulso at Balita. Samantala, sa ating pang mga balita, nababala ang Department of Health Region 12 sa patuloy daw na pagtaas ng kaso o pagkamatay o ng pagpapakamatay o yung suicide cases sa kanilang rehiyon. Sinisiyasat to ng ahensya ang mga naging kaso at lumalabas na depression sa trabaho o kabiguan sa pag-ibig. At biktima ho ng cyberbullying sa mga kabataan ang mga nangungunang dahilan ng pagpapakamatay. Ayon sa report, mas marami ang mga lalaki na nagpapakamatay at ito ay walang pinipiling edad at karamihan ay may kakayahan naman o kakayahan naman sa buhay. Sa General Santos City naman, umakyat sa 14 na kaso ng suicide noong nakalipas na taon kaya't nais nang gumawa ng hakbang na ahensya para matulungan ang publiko upang maiwasan ang pagpapakamatay. Pinakahuling insidente ng pagpapakamatay sa Jensan ang isang trabahante ng mall mula sa Lanton, Barangay Apopong habang itinuturong dahilan ang problema sa kanyang pamilya. Pulso at Balita. Ayan mga katropa, 7:54 ng umaga, bubuhayin muli ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang House Oversight Committee na magbabantay sa performance ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay House Minority Leader Danilo Suarez, nakausap na niya si Speaker Arroyo at pumayag na buhayin muli ang makapangyarihang komite. Kung matatandaan, ang House Oversight Committee ay binuwag sa ilalim ng Administrasyong Aquino kung saan si Suarez ang dating chairman. Dagdag pa ni Suarez na sana taga minority bloc ang maging chairman dito. Ito anya ay upang masiguro na magbabantay ng mabuti sa mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Pulso at Balita. 6 minuto bago sumapit ang ganap na 8 na umaga, maituturing na legacy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Healthcare Bill. Sakaling ito ay maisabatas at maipatupad ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Sa ginanap na briefing sa Malacanang, sinabi ni Duque na napakalaki ang magiging tulong ng naturang panukala sa mga mahirap nating kababayan para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Kaya naman hinimok ng Kalimang Kongreso na madaliin ang pagpapasa sa Universal Healthcare Bill upang maibigay na sa mga mamamayan ang dapat matanggap mula sa pamahalaan. Dagdag pa ni Roque na sa oras na maipatupad ang panukala, mas magiging produktibo ang mga manggagawang Pilipino dahil mas napapangalagaan na ang kalusugan ng kanilang mga pamilya. Pulso at Balita.
Mga katropa, nasawi sa leptospirosis sa higit na sa 1,121 na individual sa National Capital Region kung saan isang daan dito ang naitalang namatay. Ikinalungkot naman ito ni Health Secretary Francisco Duque III dahil sa marami o sarami ng namamatay, samantalang simple lamang ng sakit at madaling magamot. Tiniyak naman anya na sapat ang ipinamimigay na prophylaxis at doxycycline antibiotics sa mga evacuation areas sa NCR. Mahigpit rin anya ang monitoring nila at ng city health offices para masigurong hindi hahantong sa malalang kondisyon ang mga nagkaroon ng leptospirosis. Paalala ng DOH sa publiko na kung lulusong sa baha ay ugaliing magsuot ng bota at kung hindi maiiwasan ay agad magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng pangontra laban sa leptospirosis. Nanawagan naman si Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Aaron Aquino sa publiko na hintayin na lamang muna ang resulta ng kanilang investigasyon tungkol sa 6.8 billion pesos na halaga ng Cebu na muna'y ipinuslit papasok ng bansa bago pa man manisin ang ibang tao. Ilang araw matapos sabihin ng Pangulong Rodrigo Duterte na habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas maina muna na suspindihin ang paninisi sa kanino man na hinggilo sa pagkatuklas sa magnetic lifter sa GMA Cavite na umano'y ginamit para ipuslit ang naturang Cebu. Sinabi pa ni Aquino na mayroong na silang lead tungkol sa naturang kaso, subalit hindi muna niya idinitanye. Git naman ng PDEA, dumating sa bansa ang naturang mga lifters kasama ang isa pang shipment kung saan nakuhanan ng 4.3 billion pesos na halaga ng Cebu sa Maynila o Manila International Port o container port. Sa ating panibalita, kasunod sa pagpapatupad ng pagbabawal sa driver-only vehicle sa ilalim ng Expanded High Occupancy Vehicle o VOH Traffic Scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa EDSA, patuloy pa rin ang mga pasaway ng motorista sa hindi pagsunod sa polisiya. Ayon kay MMDA Supervising Officer Bong Nebriha na kung magpapatuloy pa ang ganitong pagsuway, ay mapipilitan silang bumili ng mga thermal cameras. Gayunpaman, aminado si Nebriha na may kamahalan ang ganitong kagamitan. Sa ngayon, patuloy pa rin sila sa pagsita sa mga lalabag sa HOV traffic scheme, pero pagsapit ng August 23, magsisimula ng manghuli ang mga tauhan ng MMDA. Sa huling ikot ng ating mga balita ngayong umaga, bubuksan na ang 3,000 hanggang sa 5,000 mga hotel rooms sa Boracay sa darating na 26 na Oktubre ngayong taon. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, inaasahan ang pagsunod ng mga turista sa mga environmental laws sa muling pagbubukas ng isla matapos ang kalating taon na pagsasara. Aniya, marami pang mga hotels at mga resorts sa Boracay ang nangangailangan na mag-comply sa pagkuha ng mga bagong permit at mga accreditation. Matatanda na ang Boracay ay ipinasara sa mga turista noong 26 na Abril matapos itong tawaging cesspool ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ito ng daan upang mapasailalim sa rehabilitasyon ng sewerage system at maalis na ang mga illegal structures sa naturang isla. At sa ating huling balita sa oras na ito, nais ni Senador Manny Pacquiao na ipa-firing squad ang mga smugglers na mapapatunayang nagpapasok ng Cebu sa bansa. Kasunod nito ang usaping pagkalusot ng 6.8 billion na pesos na halaga ng Cebu sa Bureau of Customs. Ayon kay Pacquiao, dapat masampula na ang sinumang dayuhan o Pinoy na sangkot sa smuggling ng droga. Kasabay nito ang paghain ng resolusyon para sa para imbestigahan ang naipuslit na Cebu. Dagdag niya na ipapasok ang droga sa Pilipinas dahil walang death penalty o mas malalang pagpataw sa mga lumalabag sa batas. Samantala, sa bagay ito na ating palatuntunan, dakuha natin ang ating editorial. Editorial! Sa magang ito ng Biyernes, 17 sa buwan ng Agosto ng taong 2018, sa ating noong editorial, ang ating paksa
Manifesto. Editorial. 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 Naipag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsibak at pagsasailalim sa court martial kina Brigadier General Edwin Leo Torrella Vega ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command at Colonel Antonio Ponsalan ng AFP Medical Center dahil sa issue ng corruption may pahiwatig na noong paman. Si AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. na isa pang koronel ng militar ang hinatulan ng court martial. Si Lieutenant Colonel Hector Maranya na dating controller ng Philippine Military Academy ang tinutukoy ni General Galvez na hinatulan ng court martial ng 6-12 taong pagkakabilanggo sa kasong paglustay sa 15 milyong pisong pondo para sa allowance ng mga kadete. Ang kasong kinasasangkutan ni na Brigadier General Torrella Vega, Colonel Ponsalan at Lieutenant Colonel Maranya na nalantad sa publiko ay patunay lamang ng patuloy na internal cleansing at walang itatago ang Armed Forces of the Philippines bilang suporta sa kampanya ng Pangulong Duterte na zero tolerance sa isyu ng corruption. Isa itong manifesto na seryoso at determinado ang liderato ng Armed Forces of the Philippines na linisin ang kanilang hanay mula sa ilang mga tiwaling miyembro upang hindi masayang ang mga sakripisyo, dedikasyon at kabayanihan ng mga sundalong tumutupad sa kanilang mga sinumpaang tungkulin nang walang pag-alinlangan, sukdulang ibuwis ang kanilang mga buhay. Pagpapakita ito ng karapat-dapat o nakarapat-dapat ang Armed Forces of the Philippines sa tiwala ng publiko at bilang institusyon, mahalagang itanim sa isipan ng mga opisyal ng mga enlisted men and women ng Armed Forces ang kanilang responsibilidad at pananagutan hanggang sa huling sentimo ng bawat pondong ipinagkakatiwala sa kanila. Ang pagkakalantad ng mga kasong ito ng katiwalian ay bunga ng investigasyon na isinagawa mismo ng Armed Forces of the Philippines na isinumite sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas para ipakita na hindi nila kinukonsinti anumang mga maling gawain sa kanilang hanay. Para maiwasang maulit ang ganitong gawain, nagpatupad ng mga bagong hakbang ang Armed Forces bilang safeguards. Nagtatag sila ng Board of Regents sa ilalim ng Office of the Deputy Chief of Staff na siyang mangangalaga sa overall operations ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command. Ang AFP Staff for Logistics ang siya na mangangasiwa sa lahat ng procurement process at ang AFP Finance Management Office ang magmomonitor naman sa pangkalahatang financial status habang ang tanggapan ng AFP Inspector General ang magrerebisa sa mga kasalukuyang umiiral na sistema at patakaran. Nagpatupad din na malawak ang pagbalasa sa mga mahalagang posisyon sa AFP Health Service Command hanggang sa AFP Medical Center para tiyakin at tanging ang mga kwalipikado na nagtataglay lamang ng hindi matatawarang reputasyon at integridad ang malalagay sa pwesto. Dahil sa katiwalian, ang pondo ngayon para sa allowance ng mga kadete ay hindi na dumadaan sa treasurer ng PMA. Direkta na itong itinatransfer sa passbook o ATM ng mga kadete para loob ng sa loob ng 4 na taong pamamalagi ng mga ito sa prestihiyosong akademya nang natulang guilty ng court martial si Lieutenant Colonel Maranya. Matindi ang mensaheng na isiparating ng AFP sa kanilang mga miyembro. Ang transparency na ipinatutupad sa liderato ng Armed Forces of the Philippines ay katumbas ng pagbibigay katiyakan sa sambayanang Pilipino na kanilang pag-iingatan ng buong katapatan, hindi kukubli at lalong hindi palalampasin ang anumang uri ng pamamaraan ng katiwalian. Walang puwang ang korupsyon sa bagong liderato ng Armed Forces of the Philippines. Editorial! 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 Yan ang aming editorial ngayon noong umaga. Itinampok dito sa palatong tunang pulso at balita. Sa ngalan nyo na aming mga nakasama ngayong umaga, nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga. Kawal, ako si Nick Lipana Echevarria. Mga katropa, ito po ang inyong katropa na si Angel. Sundan niyo po ang susunod na programang kanyo ni Katropang Rolly Cannon at lahat ng programa dito pa rin sa DWDD Katropa Radio. Happy weekend po mga katropa. Pulso at balita. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama
Ito ang Katropa.